Magandang araw sa inyong lahat mga ka-TEDs all over the world, in the Philippines also, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako'y mag-shoutout sa aking mga giliw na taga-subaybay in abroad, overseas, in Middle East, in Canada, also in Korea and in Taiwan. And of course, how can I forget my avid followers right here in the Philippines. Kumusta kayong lahat guys? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo always. Merry Christmas again and have a prosperous new year. At sa bago pa lamang naka-visit or nag-open sa aking channel ngayon, Merry Christmas also to you. At huwag kalimutang mag-subscribe kasi sa February 13 or 14, we will have a raffle draw. That's a second raffle draw right here in my channel. The prize is a metal detector that is a very useful tool for your treasure hunting. At isang favor pa guys, don't skip every ads that will appear on your monitor, in your screen. Kasi diyan tayo kumukuha ng ating pa-premium sa inyo every 3 months. Next year, I promise you there will be a raffle draw. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, para makasali sa raffle draw, just subscribe the MT Suarez TV and of course, my channel, The Surigao Sun, para ikaw ay makasali sa ating raffle draw. At ngayon atin ang tunghayan ang aking decoding sa itong pinangalanan ko na Curve Arrow. Ito ay isang treasure marker, belongs to the Yamashita Treasures, buried right here in the Philippines during the World War II. Alright guys, ito yung picture na pinadala sa atin at sa tingin ko ito naman ay legit sign ng Yamashita Treasure. Ating blow up or close up. Okay, so makita natin dito ay merong dalawang butas. Isa yung malaki at isa yung medyo maliit. At sa palagay ko, ang malaki ang item na nakabaon. At itong maliit, ito yung distance kung saan puntahan. Okay, ito namang arrow na ito guys. Ito ay reverse arrow ang isang ito. Meaning, hindi papunta doon, kundi papunta sa itaas. Nakita ko na ito noong isang vlog ko sa Leyte na Treasure, na kung saan parang ganito yung arrow na ang nagpoint ay itong dulo ng itong naka point doon sa itaas. Okay, so para sigurado gawin natin sa two-way decoding. Isang papuntang pababa at isang papuntang paitaas. Okay, at ipakita ko ngayon sa aking ginawang drawing. Ito yon. Okay guys, ating umpisahan ngayon ang pag-decode nito. Partial decoding lamang, hindi ito yung full decoding kasi wala naman ako sa area at hindi ko alam talaga ang itsura ng area na yan or yung topography ay hindi ko alam. Kaya this is only a partial decoding. Kung ano lang ang nakita ko, yun lang ang ma-decode natin. Okay guys, naalala ko yung sa Leyte, yung na-bulldoze doon na merong sign na ganito na arrow. Pababa siya tingnan pero yun pala ay pataas. Ang puntirya niya ay doon sa may pangpang nakabaon ng treasure. Ngayon, ganito ang tingin ko sa araw na ito. Kasi nagaganyan siya. Meaning to say, ay papunta sa itaas ang treasure. Kahit itong sa baba ay nakabend siya na paganyan. Meaning to say, ang direction ay parang going slope papunta doon. Kung ating i-analyze, ang araw na yan ay nagaganyan yan. Meaning to say, papunta doon at ito naman ay paakyat doon. Opposite direction na arrow at napaka ano niya, deceiving, mapaglinlang na design na arrow. Ngayon, ang dapat natin malaman kung ano ang distansya at saan nga ba nakaharap yan. Anong distansya niya at anong exact direction niya. Papuntang west ba yan?
northwest ba yan o west south southwest. Ang ating lamang tingnan guys ay itong saan nakapunteriya itong dito sa baba. At lagyan natin yan ng guide tulad ng nylon or lubid na papunta doon. At itong sa itaas naman, yan ay nagtuturo na papunta sa taas ang treasure. Ngayon, ang mga short arrow ay nag-umpisa yung mga short arrow na yan sa nag-umpisa yan sa distance na malapit. Example, yung ating 3, 5, and 7 na distance. Yan ay pangkaraniwan na distance at medyo ang pinakamalayo ay 10. Ngayon, dito tayo magbase guys sa dalawang tuldok na ito. Ang dalawang tuldok na ito, kulayan natin ng blue. Ito ay indicator ng distance. Itong malaki ay indicator ng item. Dapat kasi kung tayo ang nagbaon yan, dapat ay dito yan. Nakabaon kasi dito ang mas malaki na hole, yung item ay sa bandang right. Pero kasi Japanese, mahilig sa baliktad. Kaya sa palagay ko ay meron siyang distance na ang bawat butas niyan ay 5 in Koreans. Pero in Japanese standards, every hole is 10 meters. So meaning to say, magbakasakali muna tayo sa dalawang hole na yan, that is 10. So kung papunta tayo dito ng 10 muna, and then kung maghukay tayo dito ng 10 tapos wala, ay proceed tayo sa 20. So doon tayo sa 20 meters, maghukay. Okay, at kung wala din sa 20 meters, anong gagawin natin? Kung dito ay 20 tapos walang natagpuan, walang nakita sa 2 meters dig. Test dig ng 2 meters deep. Kung walang nakita ay itigil na ang paghukay at lipat ng digging spot. At ano ang distance guys na i-adjust natin from 10 to 20 to 10. So kunin natin ang gitna niyan. So 5 meters. Make that 15. Sa 15 dito sa gitna ng dalawa, okay na naman tayo. So ayan, nakuha na natin. At kung wala diyan, ay mayroon pa ring minute, tinatawag na minute adjustment sa 357. So kunin yung 3, 5 and 7. 'Yun ang hindi na tumbok ng 20, 15 and 5, yung 357, so meaning to say sa kalagitnaan. Ayan. At kung hindi niyo pa yan guys na tumbok, ay lipat tayo sa another method, di ba? This is just one way. Ngayon, pakita natin ang the other way. The second way to find the buried treasure with this marker. Okay. Kuha tayo ng bagong malinis na picture. Okay guys, ito na ang malinis na picture natin. Ngayon, kanina ay papunta tayo doon. Paakyat. Kasi ganyan naman ang arrow na yan. Mapaglin lang, deceiving sign. So, nakuha natin ang distance kanina na 20 from 10 and then 15. Tapos kung wala dyan sa tatlo, ay kunin ang kalagitnaan yan. Okay, so yan ang shortcut. At ngayon, tingnan natin guys ang pangalawang method, which is papunta na tayo kung saan talaga nakaturo ang arrow. Ngayon ang arrow ay nakaganyan siya, nakabend at nakaturo pababa. At ang dalawang butas din, kung kunin natin ang center ng dalawang butas,
Tapos i-connect natin yan ng straight line ay papunta siya dito. Ayan, lagyan nyo yan ng guidelines or guideline, yung nylon or rope or straw. Ilagay nyo dyan sa angle ng dalawang butas at kung saan yan dadako. Kung dito yan tatama, dito maghukay. At ang arrow naman ay tingnan din kung saan nakapoint yung gitna niya. Kunin din ang gitna tulad nito. Kunin natin ang gitna ng arrow. Tingnan natin kung saan yan makapoint. So, nakuha na ang gitna. Okay, dito siya. Ayan. Halos magkatabi lang ang dalawa. So, dito ang hukay natin, guys. Ngayon, kung wala dyan, wala dito sa 2 meters test dig, walang nakita, walang palatandaan, tulad ng mga botelya, basag na plato, durog na mga bato, kung wala yan, mga buto ng hayop, kung wala dyan ay mag-adjust tayo. Isang meter o dalawang meter pabalik at isang meter or 2 meters na advance papunta doon. Kunin natin ang literal distance nito, nitong dalawang hole, that is 5 plus 5 equals 10. So 10 meters, so bilang tayo ng 10 meters, kunwari dito lang ang 10 meters. So hukay tayo dito, guys. Another test dig ng 2 meters. Ngayon kung wala, palagi kasing wala talaga, mahirap maghanap. Sa siguro sa 100 treasure site, sa statistics ay merong isa sa 100 treasure site na huhukayin nyo ay merong isa na makukuha. Hindi ka agad yan makukuha sa isang hukay lang na makatagpo ka agad ng Yamashita treasure. Okay, ngayon tingnan natin ang zero. Gawin natin yan na yung isang hole na 5 meters ay ipaglagay natin na 5 lang talaga yan. Tapos itong hole ay hindi na to nakakwenta kasi yan na ang item. So hindi natin bibilangin yung malaking hole kasi yan ang item. Meaning to say 5 meters lang ang ito lang na distance. So cut ulit tayo, hakbang ng 5. Example dito ang 5 meters. So dito tayo maghukay. Okay guys, kanina ito ay 10. Ngayon ito ay 5. At ngayon, kung Japanese ang nagbaon yan, hindi 5 meters ang isang hole, kundi 10. At meron pang isang hole, times 2. So magiging 20 siya. 20 meters, napakalayo. So kung wala sa tatlo, 5, 10, at itong tinamaan ng alignment dito, kung wala dyan, ay hakbang ulit tayo ng 20 kahakbang. Galing dito ay 20 kahakbang papunta doon. Example dito yung ika-20 na hakbang. Ito yung panghuling pag-analyze natin ng digging spot. So dito tayo sa ika-20 na hakbang. Kung bawat butas niyan ay 10 meters. Kasi dalawang butas nagiging 20. At kung hindi isama ang malaking butas, that is 10 meters lang, meron na tayong 10 meters kanina. Kaya sa decoding na ito, guys, matagpuan talaga kung mayroong nakabaon diyan na treasure. Kaya lang, yung exactong direction niya, yung mga angles. Pagagamit kasi tayo ng kumpas, ganyan. So, northwest, north-south, west-east. Pag ganyan, sa tingin ko, ito ay, kung ating lagyan niya ng kumpas, ito ay northwest. Nasa northwest siya ang direksyon. At dito naman ay southeast sa kabila ang direksyon niya. Kung eksaktong north yung nasa harap natin,
Kaya ang kompas ay mahalaga din yan, guys. Ang kompas na instrument ay mahalaga din sa treasure hunting kasi diyan natin sa layout malalaman kung ano ang direction, ano ang kanyang coordinates, dahil meron tayong kompas. Alam natin kung saan yung north, yung east. Pero kung wala tayong kompas, doon palagi tayo magbabase sa east. Kasi karamihan sa treasure ay east-west lang ang nilalagyan nila ng hukay. Example, pag itong bato, example, ito yung top view ng bato na yan. Kung ito yung east at west at north, yung sa itaas, south, sa baba. Okay, meaning to say, dalawa lang ang pagpipilian nila na lagyan ng hukay or saan sila maghukay. Ay dito lang sa east or either sa likod ng east, which is west. Kasi madali lang hanapin ang nasa east kasi meron talagang permanenteng marker na sun. Yung sun palagi ang palatandaan pag umaga, 8, 7 to 8, 9, ganyan ay mataas ng araw at yun lang doon kahaharap sa araw. Example, dito ka nakatayo at ito ang araw, meaning naka-align ka na sa treasure. Ganyan lang kadali ang paghanap ng treasure kung gumagamit ang hapon ng reference na araw. Ganyan, kaya sa mga spoke sign, kung makakita kayo ng sun na sign, meaning haharap ka sa sun at sa likod mo yung bato, ito yung bato, ikaw ito, sa likod mong bato at sa harapan mo ang sun. In between the sun and you, ito in between is the treasure. At dahil ito ay palaging ginagamit na method ng Japanese, yung iba ay nagbaon sa likod. Dito na sila sa west. Ito yung bato. Sa likod ng bato ang treasure, which is sometimes called eclipse treasure. Yung tinitingnan yung shadow na lang ng sun na tumama sa bato. Example, ito, ayan, tatamaan niya ng sun. May sun dito. Tatamaan siya ng light, alas 9 ng umaga ay ganyan ang angle ng sunlight. At ang shadow ay nandito. So meaning to say, ito ay west eclipse at dito maghukay. Ganyan lang pag walang mga kompas na dala. Pero kung may kompas ay mas precise ang iyong paghanap. Kaya lang hindi natin alam ang eksaktong coordinates kasi wala din tayong mapa. Kaya ganyan lang talaga palagi, guys. Ang sun ang palagi nating reference sa paghanap ng alignment ng treasure, aligned sa bato at naka-align din sa iyo. Okay, medyo magulo. Marami akong sinabi ngayon pero pwedeng i-rewind na lang yan, guys. Okay? Para hindi nahahaba ang video. Okay, sa nagpadala, maraming salamat. At sana ay ma-apply mo ang ating decoding. This is just a partial decoding. Piliin nyo lang kung saan na method ang mas mag-fit sa inyo dyan sa treasure site. Pero palagay ko ay pataas talaga yan, guys, dito sa itaas. Kasi kung literal na tingnan ang arrow na pababa, madaling matagpuan yan. Kaya yan ang counter ng Japanese na gumagawa sila ng arrow na baliktad. Okay, maraming salamat sa inyo, guys. Wishing you luck for this coming New Year. Sana ay matagpuan nyo na ang inyong hinahanap. And don't stop chasing for that golden dreams. Surigao-san, nagsasabing ingat kayong lahat at paalam na.